dispensary, yung lumpia, Biko, yung sikat nila na Sotokhon at Alabo. Po yung mga mabibili niyo din kay Famous Watong ni Nanay Rosa. Kung first time nyo nga mga katikim neto, ay baka manibago kayo dahil medyo exotic ang kanyang lasa. Sobrang kakaiba kasi ng... Ayan, nandita yung pumunta din sa harap ng Quiapo Church. Hindi niyo mag-uumpisa yung... Kami? Pag lumabas kayo ng Quiapo Church na may mga halamang gamot, Hidalgo Street pa din sa Quiapo Church. Bukod sa Rabi Rice, hindi po nalinira ang sapatos. Lalaki pa yung mawag. Ito sa nagmamansya. Sobrang daming tao. Ate, pili na kayo. Yan, mga kabayan, may mga pabango. Mga gulay. Kami totally yung pila papunta kay Apo Church. Sabayin nyo na lang po yung ako sa pila, sabayin nyo na lang po. Esang pagita, Ben! Ate, nakalino po. Yan, papasok. May, aret, baka makakapasok tayo. Aray yung Agos. Yan mga kabayan, sa sobrang dami na nagsisimba dito sa Quiapo Church ay talagang sa labas pa lang ay kailangan mo pumila. So po, katulad po nitong ito pong mga tao na ito po ay Agos ng papasok ng simbahan. Agos po ay napapasok ng Quiapo ganito po ba nang sige po nai tingnan niyo po yung ano nilalakaw Uy away Uy bong Uy na Uy na kaya na kasimba na yan mga kabayan mga taga sa amin nila taga Anilaw sa mga magsisimba po sa loob kailangan po ng face mask man Si Bong, doon sa may taga-Anilaw. Uya, mas mo! Sige po, diretso po, diretso. Abante, abante, diretso pila! Yan mga kabayan at sinuwerte tayong makapasok. Yan mga kabayan, sinuwerte po tayo nakapasok din sa Quiapo Church at isimba po muna. Dahil sa ating mga kapwa, kundi ay sa kanyang kalimutan at kagalimutan. Yan mga kabayan, ay dinatapos na rin po aring misa. Hindi ko na lang po masyado ipinakita o hindi na po nag-video sa loob. Paggalang na rin po sa banal na misa. At dito naman po sa labas mga kabayan, ay di matatagpuan natin yung mga pilihan o tindahan ng mga religious item dito po sa gilid ng simbahan.
At pagka diretso naman po natin, ay pupunta po tayo sa Hidalgo Street, dito mga kabayan, kung saan mga parang kanilalang. At dito po makikita yung mga sikat na street foods dito sa pili kami. Yan mga kabayan, at yung paglabas natin dito sa Quiapo ay ito yung mga nabibili. Ganto kalaki. Yan mga kabayan, dito yung mga pwede nyo mabili dito pag lumabas kayo ng Quiapo Church. May mga halamang gamot, mga kakanin. Magandang araw po. Aray mga kabayan ay yung tinatawag ko na Carriedo Street, Bini po sa akin. At Bini po naiipon yung mga tao po na papasok sa simbahan at ang nangyayari po ay pagkalabas ng isang set ng nagsimba saka po papasok naman yung iba na magsisimba. Naiipon muna ho din sa kalsada. Tara mga kabayan, tayo papasok din sa kanto ng Hidalgo. At dadaanan din po natin yung mga mula po dito sa Carriedo ay pasok tayo ng Hidalgo. Dito po yung mga dito daw po yung mga sikat na kainan. Mga kabayan, ariho yung Palma Street, ariho nagko-connect papunta doon sa sikat na kalsada ho din sa Quiapo yung Hidalgo Street. Bayan dito pala madaming tinda mga damit. Gusto mong bilhin mo? Ikaw kung meron dyan. Tara. Anak, punta doon. Bibili daw ko ni mami ng neckerchief. Wala po dun sa Quiapo Church ay di dumaan po ng Carriedo at tara naman po nasa Palma Street kami. At yan yung simbahan ng Muslim Mosque. At marami pong kainan pala dito. Yan mga kabayan, dito sa May Palma Street ay di marami pong kainan. Yan mga kabayan, dimula din sa Palma Street, iyan na po yung Hidalgo. Pero tayo po ay pupunta doon sa may harap ng simbahan para maimpusan ho natin doon sa unahan ng Hidalgo. Papatuloy ito sa mga kabayan, at dito tayo pumunta din sa harap ng Quiapo Church. Hindi ho mag-uumpisa yung street ng Hidalgo. At kanina po tayo nang galing doon sa gilid ng simbahan para maipakita ko rin ho sa inyo ng buko Hidalgo Street. At tayo ho ay jumpak sa mga paninda at mga sikat na mga street food so din sa kaya. Para sa mga nangangalaw upang magpatuloy sila sa mahirap na mga kabayan, nariho yung Hidalgo Street. Kaya napakarami pinta ng mga prutas. Ano mga kabayan, ang kabilang gilid po eh, may mga tindo mga sarili po. At sa kabila naman po ay mga tuyo.
Kabayan Area ay Hidalgo Street ha din sa Quiapo Church. Yan, at dinner pala po yung sikat na Dragon Pro. Tayo nakapila po kayo din eh, sa Dragon Pro. Yan, try din po natin yung sikat na Dragon Pro po din sa Ari mga kabayan, yung Dragon Fruit Juice na nag-viral po dati din sa Quiapo. Ayun yung makikipila rin at titikman din po natin. Ari balita ko yung masarap to ho, aring Dragon Fruit Juice. Yung nilalagay nila. Sa totoo lang, eh, bawat higop ko ay mayroong Dragon Fruit na nangyayari at nalalasahan. Sobrang galing. Kabayan na tayo ibibili rin daw din ito. Subukan din po natin ang Dragon Fruit. Isa nga ano, yung 50. Only 25 pesos kasi ay maaari nyo itong matikman at kung malaki naman ay 50 pesos ang halaga nito. When it comes to taste, eh, masasabi ko na nasarapan po talaga ako. Very milky dahil sa gatas at very subtle yung sweetness dahil sa Dragon Fruit. Kung first time nyo nga makakatikim nito, eh baka manibago kayo dahil medyo exotic ang kanyang lasa. Sobrang kakaiba kasi ng kanyang texture sa mga prutas na madalas nating natitikman. At alam nyo ba na dati daw ay dating mga Pabli ka lamang sa Vietnam ang nakakain ito. Sobrang yaman kasi nito sa antioxidants at pinaniniwala ang mabisa kontra sa diabetes. Kuya Kim Yarn, pero yun nga, para sa akin ay enjoy ko talaga yung juice dahil sobrang linis sa kanilang pagkakagawa. Fresh, quality, at masalap din. Yun lang, finish na. Alam nyo ba guys, napasugod ako sa Quiapo para dayuhin na tikman itong napapanahon. Sikat na sikat at talaga namang pinagkakagawa. Yan mga kabayan, at bukod po din sa Dragon Fruit ay MBS, kailangan nyo marami po mga tindang mga gulay. November na lang raw ang season ng protest kayo. At pag Sunday po ay sobrang daming tao. Yan mga kabayan, tatry din po natin rin Dragon Fruit din sa Quiapo. Yung flavor po niya sobrang milky, tapos yung Dragon Fruit malalasahan mo rin, tapos ang lamig, kaya ang sarap niya higupin. Panalo siya sa 50 pesos, sobrang gatas. Malasang gatas siya. At yung Dragon Fruit, syempre, malalasahan niya. May slices din po ng Dragon Fruit. Saka yung seeds niya, matitikman mo rin kahit na bilhin siya. Yan mga kabayan, di karamihan po ng mga tinda dito. Yan, may mga gilid-gilid. Marami po yung gulay. Yan, may mga chinelas. Prutas. At karamihan ay tumpok-tumpok na may presyo naman po. At tas marami rin po na mga damit na mabibilihan po dito. Oo, tama. Kaya pala sikat siya mga kabayan. Kaya pala sikat siya, masarap pa. Yan. Karamihan mga kabayan din sa Hidalgo ay sa Bukana, malapit sa may simbahan ay prutas, gulay, yung mga paninda. At doon naman po sa may Palma ay mga damit naman. Yan mga kabayan, mapapansin nyo sobrang daming tao na namimili ho din sa may Hidalgo Street. Ate, kanina, 35 yan. Ngayon, 15 ko na lang. Ang gaganda pa niyan, pangalkal ka na. Dali, unahan mo na siya. 15 ko lang yan. 15 ko. Yan mga kabayan, at ito naman yung palma yung tinaan natin kanina. Yung mga nakasabit, 200 damit naman po yung tinda at mga ibang kain. Mag-iingat po sa jugger natin na sa loob ng palma yung mga jugger. May 100, may 200 sa mga jugger. Yan mga kabayan, ito naman yung Hidalgo Street. Yan, marami tindang damit. Mga kabayan, di pagkalampas po naman sa mga prutas ay mga damitan naman po. Tapos, dito niya rin po makikita yung ano. Yan, yung sikat po na famous watang ni Nanay Rosa.
Yan yung famous swat ng Nanay Rosa. Dito niya rin po matatagpuan sa Hidalgo. Yan, swat ang hon, meron po na kalabok. At yan, meron din po na sariwang lumpia. Shout out. Shout out ka kay Kuya, naka-vlog. Yan mga kabayan, ay di marami rin po yung kumakain. Pila-pila rin yung kumakain. Ito po ay nagpa-order dito sa una. Tapos, yan, na-order sa una. Tapos, hanap ka naman ng pwesto pag meron ka ng order. At yan, merong gulaman, sariwang lumpia, biko, yung sikat nila na sotong hon, at kalabok. Po yung mga mabibili nyo din kay famous sotong hon ni Nanay Rosa. Kanin din pala sila rito. Unang pamplet, unang wait ka nga sa tang kanina na irasa din sa Hidalgo Street sa Quiapo. Tapos yan mga kabayan, di marami po ay mga damit na po dito sa Hidalgo Street. Yan may mga lechup lang. Yan mga kabayan, ay di pagkalampas naman ho din kay Nanay Rosa. Yan, meron din po isang sikat na kainap ay sotang han at pansitere ni Aling Waway naman. Yan, may sotang han, carbonara, lumpia. Kalabok at macaroni. Yan, limo ka kanina. Kalabok, swat ang kanina. Merong macaroni, spaghetti at yan, napakarami po nilang tinda naman ng mga kakan. Yan, nagustuhan din ni Mami Shena yung dragon fruit shake din ni Sakya po. Masarap po, milking milky. Tapos yan, marami na mga kabayan ay mga ukay-ukay. Mga salamin. Marami po ay ukay-ukay na. Yan, sobrang daming tao at Wala na, magulo lang. Pero manito magulo lang. Pamilya, pamilya. Wala na. Okay na yan? Yan, mga kabayan. Sa padulo po na rin Hidalgo, eh, di puro okay-okay. Mga t-shirt, jogging pants, shorts, may mga underwear. Yan, may mga bago naman ho, mga underwear. At di ang dulo po na rin yung SM. SM. Yung mga naghahanap ng murang headset dyan dito, wala na 50-35 na lang. Pwede sa Oppo, Vivo, Samsung, Redmi, Realme, Cherry Mobile. Walang galang lang po. Hey!
mga kabayan, yung mga pwede nyong mabili din sa Hidalgos. Aray mga kabayan, ay di ang dulo ho ng Hidalgong ari-ari na ho, tutumbukin ho yung SM. At di ni naman ho, ayan, sa padulo ay mga tindahan uli po ng mga prutas, mga, yan katulad po may mga lagang mais, hotdog, sa lakot po ng iskat na hotdog po ni Piyadaga, din sa Lipsar, yan, yan, puro prutas na po. At di ni rin ho matatagpuan yung ano, sa dulong aray, nandiyan ni ho yung sikat na lugaw, yung lugaw ni Kuya Eddie, o yung Eddie Wow Lugaw. Yan, diyan din po yung matatagpo. Sa dulo, sa mismong aray, may harap po ng yan po si Kuya Eddie. At yan po ang kanyang Eddie Wow Lugaw. Yung isa ko sa mga sikat na street food sa dulo yun sa kaya po, ang Eddie Wow Lugaw. Paano mga kabayan, ay di kami dyan din na sa dulaw at kami ho ay pupunta naman po ng Divisoria at mamimili lang ang mga bago po naman bumalik ng Batangas. Ano mga kabayan, ay di kami pupunta na sa Divisoria at mamimili naman po kami mga gamit na magigustuhan po ng